Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibni Abdullah arsalahu Allahu bil haqqi basyira wa nadhira wa baina yaday sa'ah may yuti'illaha wa rasula faqad rashad wa man asallaha wa rasula fala yalumu illa nafsah wa la yadurullaha shay'a amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ginigiliw namin kapatid sa pananampalataya, alhamdulillah, alhamdulillah sa lahat ng mga biyaya, lakas, yaman na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung ating bibilangin ang lahat ng mga ito, ang lahat ng mga biyayang ito ay hindi natin kayang bilangin ng isa't isa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. At kung bibilangin ninyo ang mga biyaya ng Allah sa inyo, la tuhsuha, ay hindi ninyo kayang bilangin ito. Sapat na mga kapatid na ituring natin na ang pinakamalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na tayo ay ganap ng Muslim, at nawa inihiling natin sa ating tagapaglika na panatilihin tayo sa pananampalatayang ito, gumawa ng kabutihan at ipagbawal ang mga mali at haram at tanggapin ang ating mga mabubuting gawain. Uulitin ko mga kapatid, hindi ang sapat ng yaman natin ay kung ano yung mayroon tayo na nakikita natin na mga palamuti sa mundo. Ang mga asawa, ang mga anak, pamilya, ang kapangyarihan, kasama pati ang ating kaalaman, at ang pera, posisyon, ang lahat ng mga ito ay maglalaho din ito. Pwede natin itong lisanin ito sa isang saglit, at kung hindi ka mo sila lisanin, sila mismo ay lilisanin ka. Yufarriquka fi hadhihi dunya, imma yufarriquka fi hadhihi dunya aw imma yufarriquka tab'an qabla al-maut, dahil ito ay sunnatul qawniyah, na ito ang pagkalika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na ang lahat ng bagay ay may simula at may hangganan, at lahat ng mga bagay ay walang permanente na nandito sa sanlibutan na ito. Allahumma thabbitna fi dinik wa ala ta'atik, ya Allah, ay panatilihin kami sa pananampalataya sa iyo, at kami ay lubusang nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. Aming Panginoong Allah, patawarin kami sa aming mga kasalanan, at gawin kaming maalam sa Islam na aming isakilos, isagawa ito, at kami ay humihiling sa iyo na protektahan kami sa nagliliyab na apoy sa araw ng paghukom. Allahumma amin. Mga kapatid, sa araw na ito, Yawmul Jum'ah, ika-apat ng Oktubre, tama? Ika-lima naman ito sa Safar. Ha? Muharram, Safar. Tapos na tayo ng Muharram, di ba? O di ngayon, Safar na ngayon. Pangalawang buwan sa Hijri. Tama ba ako? Ha? Okay, so nahnul an fi sahri as-Safar. Mga kapatid, sa pagpapatuloy natin sa ating mga kwento patungkol sa mga propeta, bumanggit tayo ng isa sa mga kwento sa Quran na kung saan ito ay magpapatibay sa ating pananampalataya, panatilihin ng Allah dito, at tibay ng pananampalataya ng yaong mga nauna sa atin na hindi sila sumuko sa kanilang pananampalataya. Hanggat dumating sa kanila ang matinding pagsubok, pero batid nila na ito ay mula sa kanilang Panginoon, at kailanman sila ay hindi sumuko, datapwat tinalima nila ito, na ito ay pagsubok mula sa Allah, kaya ito ay tinanggap nila, dahil ang hangarin nila ay ang gantimpala at biyaya na ipagkakaloob ng Allah sa buhay na walang hanggan, at ito ang paraiso ng Allah na ipinako niya, ipinangako niya sa mga taong tunay
na matahutin at tigib ang kanilang pananampalataya. Sino ito? Mga kapatid, nabanggit ito sa Bukhari at Muslim na mismo ang propeta sallallahu alaihi wasallam na ikwento ito sa mga nauna, na kung saan may isang hari sa kapanahunan na yaon na itinuturing niya ang sarili niya na para ding Diyos, katulad ni Firaun, ni Namrud at ang mga naunang nagmalaki dito sa sanlibutan na naging suwail at tumalikod sa Allah, hanggat sinabi nila sa sarili nila na sila yung tunay na makapangyarihan, kinatatakutan, tinitingala, sinasamba at nagsusumamo ang lahat ng mga tao. Ang haring ito ay mayroon siyang sahir. Alam nyo ang sahir? Taarif mo man ang sahir? Ha? Kapangyarihan? Oh, ano? Salamangka. Salamangka. Ha? Kapangyarihan. Hmm. Ikaw, may kapangyarihan ka? Wala. Kapangyarihan. Sahir, mayroon siyang magic. Ito maganda ito. Mayroon siyang salamangkero. O mayroon siyang inaalagaan na halos lahat ng gawin niya, ang haring ito, ay tinatanong sa kanyang sahir. Ano ang mangyayari? Ano ang gagawin? At yun din nanguhula, nakikipagkaibigan sa mga engkanto, sa mga jin, at meron siyang mga kaalamang itim. Kaya ipinagbabawal ang kaalamang itim na ito, ha? Dahil ito ay haram sa Islam at ito ay shirk. Isang araw, ang sahir na ito, ang salamangkero o manguhula na utos-utusan na malapit sa haring ito, ay sinabi niya, "Tigo lang naman ko karoon. Matanda na ako ngayon. At lilisanin ko rin ang mundong ito, mamamatay ako. Bakit hindi tayo maghanap ng isang papalit sa akin? Nusam maalgulam. Yung nasa murang edad. Para turuan natin at turuan ko siya. Iiwan ko ang lahat ng kaalaman ko. Dahil sayang ito, dahil pag ito ay napag-iwanan ko, wala ka nang mahihingian ng payo sa anumang mga nangyayari sa kaharian mo na ito." Sabi niya, sino? Waba'atha lahumul gulam. At hinanap nila ang isang nagbibinatilyo na nasa murang edad. Ayon sa ibang mga pantas, hindi ito naging labing apat na gulang o 15, ngunit siya ay nasa gulang na kung saan ay nasa kabataan. Sinabi, "Ngayon, mag-aaral ka sa akin. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng aking mga kaalaman." Itinuro sa kanya hanggang ang pag-uwi ng gulam na ito ay minsan siya ay napapadaan naman siya sa isang rahib. Watari mo ng rahib. Ha? As-sahir wa rahib. Ang rahib, ito ay ano? Maawain. Maawain? Ang rahib ay isang malapitin sa Allah, mapagsamba sa Allah, isang makadiyos, relihiyoso, maalam sa pananampalataya at naniniwala sa kaisahan ng Allah, at siya ay hindi naniniwala sa turo ng hari na ito dahil ang hari na ito at lahat ng kanyang nasasakupan ay naniniwala sa kanya at natatakot sa kanya. Pero maliban sa itong isang rahib na tunay na matakutin sa Allah at nagtitiwala sa tunay na nag-iisang Diyos, naabutan ng isang gulam na ito at siya rin ay nagkaroon ng kaalaman sa kanya. Tinuturo, ngunit napapansin ng gulam na ito na ang kaalaman dito sa sahir at kaalaman dito sa rahib ay magkasalungat. Ang sahir, tinutulungan niya ng mga pangkukulam, mga kaalamang itim, mga panghuhula, lahat. Panggagamot ng mga bagay na anumang pwedeng may igamot na minsan ay kinukuha nila sa mga jin. Samantalang ang rahib ay tinutulungan siya sa paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, na ang lahat ng gawin mo ay banggitin mo ang pangalan ng Allah. Minsan nagreklamo. Dahil sabi niya, pag ako ay nahuhuli na pagdating ko sa aking pamilya, ay sinasabi nila na pinapagalitan ako dahil sa pagdating ko na ako ay nahuhuli. At sinabi sa kanya,
ng rahib pag nahuli ka, ang sabihin mo ay dahil doon sa sahir. Nahuli ka dahil sa kaalamang itim na tinuturo niya sa'yo. Pag napunta naman sa pamilya, ganun ang sinasabi niya. Pagpunta doon sa sahir, ay sinasabi niya na yung din pamilya nang nagpahuli sa kanya. Hanggat isang araw, nangyari ang hindi inaasahan, faraadaba. Nakita niya ang isang uri ng hayop na ito ay nakakahadlang sa mga tao. Hindi sila makadaan sa daan. Nagkaroon ng kaalaman ang gulam na ito, kaalaman patungkol sa sahir, mga kaalamang itim, na ito ay pagtatambal sa Allah, at mga kaalaman na tungkol sa paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, na taliwas sa turo ng hari at lahat ng mga kanilang pinapaniwalaan. Noong siya ay napandaan sa isang daba, sinabi niya, tignan niyo mga kapatid, ang isang gulam na sa murang edad, kung saan siya ay nagninilay-nilay sa kanyang pananampalataya. Sinabi niya, Allahumma, in kana ar-rahibu sahihan aw sadikan bima 'allamani as'aluka ya Allah, hinihiling ko sa iyo na kung ang turo sa akin ng rahib na ito ang nagtuturo sa katuruan sa paniniwala sa iyo na nag-iisang Diyos, ibabato ko ito sa isang dabah, isang hayop na ito na nagiging pinsala sa mga tao at hindi makadaan dahil sa takot nila sa kanya, dahil sa kanyang hadlang sa mga tao. Pag ito ay napatay ko, ito ay nangangahulugan na totoo ang kanyang turo sa akin. Bismillah, at ito ay binato at namatay nga ang isang hayop na ito. Nung ito'y namatay, napagtanto niya na ang turo ng rahib matakutin sa Allah ay siya ang totoo. At mali ang turo ng sinasabing ito ang turo ng isang mangkukulam o salamangkero o nakikipag-ugnayan sa mga jin. Hanggat napag-alaman niya na siya ay nakapaggagamot. Sino? Ang gulam. Isang araw, isa sa malapit na naniniwala sa hari na ito, naniniwala sa kanya na siya ay hindi makakita dahil sa tanda na. Pumunta siya sa gulam. Sabi niya, ito, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga kayamanan na ito, mga hadaya, mahilig tayo ng hadiya, hadaya, ibibigay ko sa iyo lahat ito, mga ginto, mga pilak, lahat, para lang ako ay bigyan mo na makakita sa kalagayan kong ito. At ibinigay at sinabi niya, isang kondisyon, maniniwala ka sa sasabihin ko sa iyo. Sabi niya, maniniwala ko basta mapatunayan ko na totoo ang sinasabi mo. Sabi niya, makakakita ka sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Allah. At siya nga mga kapatid ay nakakita at naging maganda ang kanyang pangangatawan at bumalik siya sa hari. At sinabi niya na pag nakita ng hari na ito na siya ay gumaling. At nung siya ay gumaling, bakit ka gumaling? Matanda ka na, hindi ka nakakakita, malubha ka na sa sakit mo, ba't ka gumaling? Sabi niya, pinagaling ako ng Allah. Shafa'ani Allah. Pinagaling ako ng Allah. Sabi niya, ha? Pinagaling ka ng sinong Allah? Hindi ba ako ang pinapaniwalaan mo? Hindi ba ako ang Diyos ng mga taong ito? La. Allahu Rabbi wa Rabbuka wa Rabbul Ibad wa Rabbu kulli shay. Siya ang Allah, ang aking Diyos na napagaling sa iyo at Diyos mo. At Diyos ng lahat ng sangkatauhan, ng lahat ng nilikha dito sa sanlibutan. Kaya pinarusahan ang taong ito na malapit sa kanya. Hanggat hinanap kung sino ang nagpagaling sa iyo. At sinabi niya, isang gulam na ito ay napagtanto niya na naniwala doon mismo sa nagtuturo sa kanya ng tunay na akida, paniniwala sa Allah ang tunay na nag-iisang Diyos. Sinabi niya sa gulam ang haring ito, sino ang pinapaniwalaan mo? Sabi niya, ang Diyos ko ang Allah, ang siyang nagbigay ng kaalaman at kakayahan para ako ay makapaggamot sa kahit sino man sa kapahintulutan ng Allah. Sabi niya, ikaw ay taliwas sa aking turo, sa aking kagustuhan, sa anuman,
kaya kailangan ikaw ay paparusahan ko. Ang sabi dito ng mga pantas, pinarusahan ito pero patago dahil ayaw ng isang hari na ito ay maalaman ng mga madla na ipinapatay ng hari ito ang isang gulam na nakakapaggamot dahil para ito ay hindi sila magkaroon ng pagdududa dahil ang kanilang paniniwala ay makapangyarihan talaga ang hari ito. Kaya ipinapatay niya ang gulam na ito. Una, sinabi niya sa kanyang mga kawal, kunin ang batang ito ang nagbibinatilyo at ipunta sa pinakamataas na bundok. Pag siya ay nakapunta sa pinakamataas na bundok at siya ay hulog ninyo sa bangin para wala na siyang istorya at wala na siyang kaalaman na maituro na sasabihin na naniniwala sa Allah pero ang tunay na ang Diyos na makapangyarihan ay ako. Ganun, utos-utusan yung mga utos-utusan niya at naniniwala naman sila sa haring ito. Hanggat dumating sila sa Jabal, at ang batang ito nagsabi, Ya Allah, hinihiling ko sa'yo ang paniniwala ko na tigib sa'yo. Kung totoo ang aking paniniwala sa'yo, ay protektahan ako at mapahamak itong mga kawal ng hari na ito. Ya Rab, nangyari mga kapatid sa kapangyarihan at kapahintulutan ng Allah, ang bundok na ito na pinuntahan ng mga kawal kasama ang gulam na ito ay nayanig hanggang nangamatay ang kanyang mga kawal. Natira lang si gulam. Siya lang mag-isa. At pinrotektahan ng Allah. At sino ba namang magbibigay ng protekta maliban sa Allah? Ang sino mang tunay na magtiwala sa kanya hanggang dumating siya sa kaharian ng hari. Pagdating niya sa hari, tignan niyo ang kibar ng hari, hindi niya sinabi, nasaan ang aking mga kawal? Ang sinabi niya, ay na ashamuk, nasaan ang iyong mga kasama? Hindi na sinabi nasaan ang aking mga kawal dahil mapapahiya sa kanyang kapangyarihan. Dahil siya ang Diyos na sinuturing niya ng makapangyarihan. Kaya sabi niya, nasaan ang aking siyong mga kasama? Sabi niya, nangamatay na sa kapahintulutan ng Allah. Nag-utos muli at hindi na kontento, hindi mapatay-patay ang gulam na ito. Nakakaiba ang kanyang kapangyarihan. Anong sinabi niya? Sa kanyang ibang mga kawal, kunin ang gulam na ito, isakay sa barko, at dalhin siya sa pinakamalayong dagat, at siya ay ihulog sa pinakamalalim ng gitna ng dagat para wala ng istorya sa kanya. Sahih, Bukhari wa Muslim. At ito ay may kaugnayan sa Quran, sa Suratul Buruj. Humiling siya sa Allah. Ya Allah, ang aking tigib na paniniwala sa iyo na ikaw ang tunay na nag-iisang Diyos, ang tunay na makapangyarihan, itong mga kasamahan ko, mangyari na protektahan ako at parusahan sila sa iyong kapangyarihan hanggat lumubog at nangamatay lahat ang kanyang mga kasama ng mga kawal ng mga haring ito at siya lang ang natitira. Ya Rab. Kung isipin mo, parang pelikula, parang istorya. Pero mga kapatid, ito ay hindi ito katang-isip at hindi ito kwentong barbero at ito ay matatagpuan sa Bukhari at Muslim. At ito sa Suratul Buruj. Basahin natin ang Suratul Buruj. Idhum alayha qu'ud. Ha? Ang nagsabi ng ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na doon sila ay panggatong. Pupunta tayo sa Suratul Buruj, anong nangyari? Bumalik na naman ang gulam sa hari. Anong palagay mong sasabihin ng hari? Ha? Uy. Anong sasabihin niya? Ishada? Ha? Buhay ka pa? Masyaallah, parang nandun ka, narinig mo yung hari. Nagsabi siya na buhay ka pa. Ang sabi ng hari, ay na ashabok! Nasaan ang mga kasamahan mo? Hindi siya nagsabi na nasaan ang aking mga kawal. Dahil ayaw niya mapahiya na ang kanyang mga kawal ay nauubos at nangamatay dahil sa kapangyarihan ng Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos. Dahil sa pamamagitan ng paniniwala ng isang gulam, isang tao na tingib ng pananampalataya sa Allah at kailanman hindi ka pababayaan ng Allah. Ha'ulamatu ya malikal mutakabbir. Makapangyarihan
na sinasabi mo na ikaw ang Diyos. Napatay sila, naparusahan sila sa kapangyarihan ng Allah. Paano ka ba ikaw mamamatay? Sabi ng hari. Dahil gusto niya manatili ang paniniwala ng mga tao sa kanya at mawala itong gulam na ito, na ito ang magpapasira sa kanyang kapangyarihan. Sabi niya, gusto mo akong maniwala, gusto mo akong mapatay? Gusto mo ako na mapatay? Dahil hindi mo ako kailan mapapatay maliban sa kapaintulungan ng aking Panginoon. Kaif, kaifa aktulag, paano kita mapatay? Sige, gagawin ko yan. Sabi niya, napakadali. Mada naf'al? Yawmin al-ayyam, tunadin nas fi hadal qasr, fa fi kulla halil amakin. Mapapatay mo ako? Gawin mo lang, o makapangyarihan, na Swa'il, na hari, lipunin mo ang lahat ng mga tao sa lugar na ito. Pasaksihan mo sa kanila na ipapatay mo ako. At ako naman ay tigib na naniniwala sa Allah, sa kapahintulutan niya, at kung ano ang mangyayari, at ako ay maluwag sa puso't isipan ko ang anuman ang magiging mangyayari sa buhay ko. Tignan mo ang mga mananampalataya, mga kapatid. Hindi sila natatakot sa anumang pwedeng mangyari. Kung ito ay daan patungo sa Allah, gagawin nila. Dahil alam nila ang buhay sa mundo pagsubok. Mamamatay ka rin man lang, di ba? Eh kung mamamatay ka man, di mas mabuti mamatay ka sa larangan ng reliyon, sa larangan ng Allah, sa katuruan ng Allah, sa tunay na paniniwala sa nag-iisang Diyos. Anong nangyari sa kanya? Patawagin mo ang lahat ng mga naniniwala sa iyo, sabi ng gulam, ya Rab. Isipin niyo, gulam. Pasaksihan sila lahat ng mga tao dito sa lugar. At sila ay manood kung paano mo ako papaslangin. Ya Allah! Naf'al! Nag-order ang Malik. Sino ba naman ang hindi mag-order ang isang makapangyarihan na hindi sila darating? Dumating lahat ang mga tao. Sinaksihan lahat sila. Mahuwa syurut, paano mo ako mapapatay? Sabi niya, napakadali lang. Isipin mo sa dami ng mga kawal mo na namatay. Wala akong ginawa. Kapangyarihan ng aking Panginoon. At hindi ikaw ang Panginoon. Pati sa dagat, sa bundok, wala akong ginawa. Maliban sa salita, paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, at siya ang nagbigay ng pasya. Ngayon, kung gusto mo ako mamatay, ipana mo ako. Ang kondisyon, sasabihin mo, Bismillahirrabbilgulam. Bismillahi Rabbil Gulam. Sabihin mo, sa ngalan ng Diyos, ang Allah, Bismillah, Allah, lafdul jalala, al-ma'bud, siya ang Allah, ang sinasamba, pinupuri, nululualhati, nagtatanggal ng buhay, at pumapatay, at nagbibigay ng buhay, at nagkukontrol ng lahat. Sinabi ng isang hari na hindi tumatanggap na may Diyos. Sa ngalan ng Allah, ang Diyos ng gulam na ito, ikaw ay mamamatay nung ito'y kanyang ipana sa kanya nang namatay na ang gulang. Famata ashabul ukhdud, namatay ang gulam na ito at nasaksihan ng kaharian, nasaksihan ng mga tao, ang mga taong nangaligaw noong unang panahon, naniwala, natakot, nagsusumamo, lahat ng gusto ng gawin ng haring ito ay sinusunod nila. Sinaksihan nila, narinig nila mismo na hindi pwedeng mangyari ang mamatay ang gulam na ito maliban sa kapahintulutan ng Allah na sinaksihan mismo ng haring ito na sa ngalan ng Allah, ang Diyos ng lumikha sa batang ito, at ito nga ay namatay. Nung ito ay napatay niya, ang lahat ng mga tao, ang lahat lang sumaksi, nagsabi, La ilaha illallah! Walang Diyos na tunay na nararapat sambahin maliban sa Allah. Bi Rabbi hadal gulam! Da'wa. Ya Allah.
Ito ang sinasabi ng mga pantas. Isang bata, buong kaharian, buong pamayanan, tumanggap sa paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, ang Allah na nararapat sambahin, at ibinuhos niya ang buhay niya, mapaslang, mamatay man para sa Allah, ang resulta naman nito ay naniwala ang sangkatauhan. Hindi tumigil ang hari. Ano? Nabanggit ko yun. Namatay siya sa kapangyarihan ng Allah, ang Diyos ng taong yan. Ngayon, magbabaliktad kayo. Maniniwala kayo sa Allah, sa Diyos ng batang ito, dahil napatay ko lang yan, papatayin ko rin ko ngayon. O aking mga kawal, maghukay kayo ng napakalalim ng lupa. Lahat ng mga kahoy, sunugin nito doon at itapon ang sino mang naniniwala sa Allah. Ang sino mang magiging suwail sa akin, sila ay lahat doon ihulog. Basahin mo kapatid ang Suratul Buruj. Was-samaa'i dhaatil buruj wal-yawmil mash'ud wa shahidi wa mash'ud qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud, an-nari dhaatil waqud idh hum 'alayha qu'ud. وَمَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِلَّا شُهُودٌ. Ang Allah ang nagsaksi mismo sa nangyari sa mga ashabul ukhdud na pinapatay ng haring ito. Maniwala ka sa akin o birabbil gulam, sa Diyos ng batang yan. Birabbil gulam, ya Allah, roh, irmi. Tinatapon sila sa nagliliab na apoy. Maniwala ka ako ang Diyos o Diyos ng gulam? Diyos ng gulam ang Allah, yalla irmi. Lahat ng mga taong ito, subhanallah, makikita ninyo ang pananampalataya. Nakikita mismo nila, mga kapatid, unang mga ating mga aralin. Nakikita natin, mag-Muslim ka, tumanggap ka sa tunay na nag-iisang Diyos, doon pa lang, pinaparusahan ka na. Si Bilal ibn Rabah, si Yasir, si Ammar, si Ummu Sumayyah, ang pamilya na unang nashahid sa Islam, nakita mismo ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung paano sila parusahan sa Magka sa oras na hindi pa malakas ang mga Muslim, ang mga kamusliman. Ang propeta ba ay nagpakamatay para lumaban, para ipagiganti ang mga taong ito na bilang nila kakaunti lang? Pwede namang gawin niya, sige, mamatay tayo lahat, nasa tama tayo. Hindi siya nakipaglaban. Anong sinasabi niya kay Yasir? Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Magtimpi kayo o pamilya ni Yasir, katotohanan ng paraiso ay ipinangako ng Allah sa inyo dahil sa inyong pagtitimpi na nangibabaw ang paniniwala sa Allah maski anong parusa na inyong dinadama dito sa mundong ito. Ikumpara natin ang ating buhay, mga kapatid, sa pagsubok ng Allah at kahinahan ng ating kaalaman at ating